Ang isa po talaga problema sa ating ating electricity industry ay yung usapin ng tipira. Na kung saan ay pinabayaan niya at tinanggal na niya yung hawak ng estado sa ating kuryente. Pinabayaan na niya at binigay na lang ito doon sa privado sa supposedly para gawin itong tatlong ito. Dumoble ang presyo ng Epira. Nangina po, chinet ko po magkano yung binayaran namin. 11.45 effectively per kilowatt hour sa aking bahay. Ngunit kung papayagan yung 4.15 ay aabot po ito ng around 13-14 pesos. Pero isama pa natin yung sinasabi ni Congressman Nery Kangina na 5 piso on top of the 4 pesos, aabot po siya ng around 16 pesos per kilowatt hour. Mali na po ang aking slide, hindi na pala doubled, tripled na yung presyo ng kuryente. At yung web of power po, gumawa ako ng visualization, nahilig po ako dito, ay kitang-kita natin nag-interlock talaga at pag-aari na lang nung ilang kulay na yan ang mga power plants po dito. Ito po ay sa Luzon pa lang, mahirap talagang sundan ang kanilang interlocking directorates na pag-aari sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bayan. At of course, yung utang ng Napocor na hinihintay pa na tayo ay magbayad sa susunod na mga panahon. Nagbayad na po tayo ng 18 billion sa utang na 16 billion. Hindi ko po talaga mawari kung bakit 15 billion pa rin ang ating 15.8 pa rin ang ating babayaran. Kaya kung usapin po ng paano pabababain yung presyo ng kuryente, simple lang naman po, tatlo lang yung aking ihahapag sa inyo. Una, syempre, tanggalin na natin yung Epira that allowed this tripling of electricity rates in our country. In fact, hindi lang po triple ang magiging mangyayari niyan. Kung ipapasa pa sa atin yung 200 billion na utang ng Napocor, hindi lang po nila masingil sa atin kasi magkagalit na talaga tayong lahat. Dito nga, nagagalit na tayo. Yung 200 billion pa po nasisingilin sa ating lahat. Idadagdag pa nila, huwag na nating payagan yung ganong klaseng batas at bawiin na natin yung ating electricity industry. Pero usapin po ng partikular. Tingnan na lang po natin yung electric bill. Ito yung kinuha ko sa Meralco. Pero tinitingnan ko din kanina umaga kung ano yung pwedeng tanggalin dun sa bill. One estimate, tayo pa po nito nakabel dun sa PPA ay 15% of the contract, 15% of the total power that we pay is going to be onerous or yung mga take or pay. Tanggalin mo na yung 15% na yun. Yung system's losses, that's really their inefficiency in their production of electricity. Tanggalin na rin natin yun. Bakit tayo ang magbabayad na hindi naman kuryente na natin ginagamit at sila naman ang hindi efficient in the first place? Yung subsidies, VAT, government taxes, around 10%. Universal charges, 0.5%. I-add nyo lang po yun, that's already 30% of your bill. Yung 30% na yun, doon pa lang tayo nag-uumpisa. Hindi pa po natin tinitingnan ang bawat kontrata, kung dapat pong bayaran, ang bawat pass-on charges, dapat pong bayaran, etc. Hindi pa po yan included dito. Kung tatanggalin pa natin yung automatic pass-on charges na yan, marami pa po tayong maibabawas, more than 30%. In fact, kung ang gobyerno ay tanggalin niya immediately yung tax niya, 10% po agad ang tanggal. Of course, yung pangatlo po, para hindi maulit yung usapin ng WESM, yung manipulation sa WESM, at dapat talaga na hindi naman natin inaasa sa privado yung control ng supply, dapat yung public control doon sa iba't ibang klaseng planta na nag-generate ng electricity ay dapat magtayo ang gobyerno. Kangina po, siningit ko lang itong kangi-kangina lang, gaano ba karaming planta ang pwedeng itayo ng 1.3 trillion pesos na presidential pork ni Aquino sa isang taon? 600 megawatt plant typically costs around overnight cost of $1 billion US dollars. That's 45 billion
pesos, give or take. That's equivalent to 29 of those 600 megawatt power plants that Aquino could build with his 1.3 trillion presidential work. Isang taon po yun. Anim na to ng isang ang isang presidente. 6 times 29 po, that's around 18 gigawatts of power. Oversupply na po tayo kung itatayo yun. Kaya lang, dahil merong ipira, hindi ito ginagawa at dahil hindi naman yata ito ang gusto ng kasalukuyang disposisyon. Yaman po tayo sa electricity, marami tayong pwedeng gamitin. Kailangan natin talagang gumawa pa ng paglilinaw sa marami. Yung price hike po, kailangan natin pigilan, i-repeal natin yung ipira para magkaroon tayo ng pag-unlad at makontrol natin yung ating mga resources at tutunguhin ang ating pag-unlad. Siyempre, kailangan din po i-improve. Ako po ay siyentista at makasama po engineer. I-improve din natin yung teknolohiya para hindi tayo basta-basta katatanggap na lang kung ano man ang inilapit sa atin ng mga dayuhan at ng mga malalaking capital. At the bottom of it, it's really a question of how do you enable everybody in their households, our industry, to have electricity to use for their daily needs para po dumali yung ating pang-araw-araw na gawain. Yun naman po ang role ng elektrisidad sa ating buhay at kaya kailangan ito ay kontrolin, kailangan ito ay isa bansa. Maraming salamat po. Ako po ay